So, ayan, ang oras ko talaga ay kulang na kulang. Bilang isang nanay, bilang isang nagtatrabaho, at madaming obligasyon sa buhay. Yung paano isisingit lagi ang mga gawain at mga obligasyon. So, ayan, dali-dali muna kaming nag-grocery dahil paalis na ulit ako at oras lang talaga ang nilagi ko para sa aking anak na iwanan. Ayan na, magkasama pa din ang magkapatid. O, tama lang ang bibilhin ha. Wala akong pambayad. Naku, baka kayo ang maibayad ko. Hala, yung kailangan lang ang kukunin. Ha, tutuwa naman ako dito sa dalawa kong anak na to. So, ayan, nag-iisi na sila kung anong kanilang kukunin. Ayan, oras lang talaga guys, ang lagi ko dito. Talagang ako ay kulang na kulang sa oras. Maraming mga bagay na dapat talagang gawain pag off. Kung pwede nga lang laging off, huwag nang pumasok. Pero hindi naman pwede. Ngayon, namimili ng aking mga anak. So, alam na nila kung hanggang magkano lang ang bibilhin. At ang kanilang lola, mami, ay nako, wala nang pera-pera. Budget na budget talaga. Magbabayad pa ng kanyang boarding house. Kaya malam naman magtipid ang aking anak. Saka, mas maganda na tututo mag-budget na mag-isa. Yan, nagiging independent. At nalalaman kung ano yung mga bagay na pwedeng unahin at hindi. Maalam mag-priority kung ano yung first at ano yung mahalaga. So, ngayon lang ito talaga nangyari sa akin na nasamahan ko ang anak ko dito. Sa loob ng isang taon niyang pag-stay dito, nako, hindi ko man lang nasamahan yan dito. So, ngayon lang kami sumama ng bunso ko. At ngayon lang din sila nagkasama dito ng ganito kahabang oras. At mamimisa daw nila ang isa't isa. At magpapasokan na. At ilang araw na lamang ay papasok na din ang aking bunsoy. So, itong si ate may iwan na dito. Ayan, hala. Nag-uusap pa ang magkapatid kung anong bibilhin. O, basta yung importante lang ha. At makakain ha, bawal ang chicheria. O, hala, pili kayo kung ano pa ang kailangan ninyo. O, basta wag lalampas. Wag lalampas sa halagang nako. Walang may ibayad. Hala, ayan, nakatira na nga. Thank you for watching, guys.